magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan, mga magulang at mga kapatid. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at dalangin ko po na patuloy kayong pinagpapala at iniingatan, sinusubaybayan ng ating Panginoon. Saman po kayo naroroon. At maraming salamat sa Panginoon muli at nagsama-sama tayo sa 30 minutong pag-aaral para sa salita ng buhay, ang salitang nagbibigay buhay, ang banal na aklat, ang Biblia. Mangyari po, inaanyayahan ko kayo na kung kayo po ay bago, paki-subscribe lamang po. Maraming salamat po. At nawa po ay ini-enjoy ninyo ngayon ang holidays ninyo para sa Semana Santa, ang traditional na Holy Week. At dalangin kong nalalaman ninyo o nalalaman natin ang tunay na diwa ng tinatawag na Good Friday. Okay? Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung pong isa sa mga huling salitang binitiwan ng ating Panginoon o sinabi ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nakabayubay sa krus. Okay? Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ni San Juan sa chapter 19 doon po sa verse 30. Okay? Ika-labinsyam na kabanata, ika-tatlumpong talata. Binabasa ko po sa inyo ang magandang balita Biblia. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. At iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Purihin po ang pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. So, naganap na. Sa English po, it is finished. O sa isang simpleng version, natapos na. Ano po kaya ang tinapos ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo? Alamin po natin. Mayroon pong tatlong bagay na matututunan tayo kung ano yung natapos na ni Jesus. Purihin po ang kanyang banal na pangalan. Nung sinabi niyang naganap na o natapos na. Unang-una po, ang natapos na ay yung pong gawaing ibinigay sa kanya ng Ama. Yung gawaing iniatang sa kanyang balikat ang kaligtasan ng sangkatauhan, ng sanlibutan. Okay? Ang sabi nga po sa aklat ni San Lucas, naparito ako upang anapin at iligtas ang mga naliligaw o naligaw ng landas. I came to seek and to save the lost. Yun po talaga ang misyon o dahilan ng pagparito ng Panginoon. Kagaya ng paulit-ulit kong sinabi, yung pong kanyang mga divine privileges ay sinit aside po niya at he took the form of a human servant, naging tao po siya. Nagkaroon po siya ng mga limitations upang magawa niya ang mission na yun.
Hindi kasi pwedeng maipako ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Okay? So kailangan ang maipako sa krus para mabayaran ang kasalanan ng mga tao ay flesh and blood. Kapwa-tao rin po. Pero hindi po basta dugong ordinaryo, kundi dugong banal na ititigis sa krus ng Kalbaryo. Dugong walang bahid dungis. Dugo ng isang hindi nagkasala ni minsan man. At wala pong ibang naging qualified doon kundi si Jesus. So, natapos na po ang tinatawag na gawain para bayaran o mabayaran o tubusin ang makasalanang sanlibutan, tubusin sa tiyak na kapahamakan, bayaran ang kasalanan sa pamagitan ng banal na dugo na ibubuhos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang kanya pong ginawa ay voluntary. Wala pong nagpilit sa kanya. Kusa po niyang inialay ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Dala ng pag-ibig niya, dala ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo man ay nasa estado sa ngayon, na nagtatanong pa rin tayo, ako ba'y mahal ng Diyos sa nararanasan ko mga pagsubok at para bang napakalayo niya, para bang hindi niya ako nadidinig, para bang hindi niya ako mahal. Ang mga katanungan yun ay masasagot doon sa krus ng Kalbaryo. Let's run to the cross. At pagbulay-bulayan natin ngayong Good Friday ang katotohanan namatay si Jesus alang-alang sa ikaliligtas natin. Upang hindi na tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Mahirap man, mayaman, bata o matanda, lahat po ay nagkasala. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sa kanya ay manampalataya, maniwala, magtiwala ay huwag na siyang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan po ang kapalit sa mga taong nagsuko ng kanilang buhay kay Jesucristo at tumanggap sa kanya bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. As personal Lord and Savior, we need to repent of our sins and accept Jesus. Accept Jesus as our personal Lord and Savior. So natapos na po ang provision ng kaligtasan ng tao. Natapos na po. Okay? Yung pang unang-unang tinapos ng Panginoon. Ang misyon na ibinigay ng Ama upang hanapin ang mga naliligaw at mailigtas. Okay? Mailigtas ang po sa tiyak na kapahamakan. Sa tiyak na pabulusok tungkol doon sa impyerno, ayaw po ng Diyos na mangyari yon sa kanino man. At kung mayroon man sa panahon ng paghukom na mapunta doon, hindi po kasalanan ng Diyos, kundi kasalanan na rin ng tao. Pinili ng tao ang mapunta doon sa pamagitan ng
hindi pagtanggap kay Jesus. Malinaw po ang Biblia, ang turo niya ay inialay ni Jesus ang kanyang buhay. Dala ng pag-ibig, gawa ng pag-ibig niya upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, huwag na siyang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pangunang-unang tinapos ni Jesus ang kaligtasan ng bawat nilalang sa balat ng lupa. Ang ginawa po niya sa krus ay sapat-sapat po para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan, ng buong sanlibutan. Pero nakalulungkot pong isiping hindi lahat ay tatanggap bagamat naririnig o narinig ang katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, the gospel of salvation. Bagamat narinig ito sa mga pastors, sa mga alagad ng Diyos, sa mga lingkod ng Panginoon sa iglesia, na kung saan ay kinabibilangan ng mga mananampalataya, yung iba po talagang hindi tatanggap, magmamatigas, at mayroon pong araw ng paghuhukom para sa kanila. So salamat na lang sa Diyos at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sa kanya ay maniwala at magtiwala ay hindi na mapapahamak. Pangalawa pong tinapos na Jesus ay ang paghihirap. Hindi lamang ang paghihirap niya sa personal, kundi ang paghihirap na daranasin ng tao. Tuwing Biyernes Santo, ang traditional na Semana Santa, may mga taong naglalatigo, pinaparusahan ang kanilang sarili, hanggang sa ang katawan ay magdurugo. Talagang todo sakripisyo. Dahil sa kanilang paniniwala, mababayaran ang kanilang mga kasalanan. Hindi po kayang bayaran natin ang ating mga kasalanan. At ang katanggap-tanggap lamang po sa Diyos ay banal na dugo, hindi dugo ng makasalanang tao. Yung pong nangyari noong mga naunang panahon na pag-aalay ng mga hayop, mga tupa, mga kambing, mga hayop na kung saan ay inaalay ang dugo, ay isa lamang pong anino, foreshadow, isang anino ng darating na mangyayari. At ang aninong yon ay yung pagkabayubay ni Jesus ay ang pagtigis ng kanyang banal na dugo sa krus. And that was fulfilled by Jesus. Okay? So, nagawa ng Panginoon, tinapos na niya. Hindi lamang kanyang personal na pagsasakripisyo. Si Jesus din po ay tinukso, pero hindi siya napatukso. Siya po ay nagsakripisyo, nilabanan ang mga tukso ng kalaban upang hindi magkasala. Hindi lamang po yun. Natapos na po ang sakripisyo ng tao. So hindi na kailangan paduguin pa ang katawan upang patunayan sa Diyos na tayo ay nagsisisi. Ano po ang dapat gawin na lamang? Paniwalaan po ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nakakaawa po ang mga taong tuwing darating ang mahal na araw, lalo't Biyernes Santo, ay talagang sinasaktan ng mga sarili upang masabi sa Diyos at sa kapwa na sila ay nagsisisi.
Kaya ang sabi ng Panginoon sa krus, tapos na, naganap na. Sa salitang Griego, ang equivalent po nito ay tetelestai. Tetelestai. Ito po ay isang accounting word sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay bayad na, paid in full. Yung pong pagkakautang natin sa Diyos dahil tayo ay makasalanan, ay binayaran na ni Jesus ang ating Panginoon. Bayad na. Kaya nga po, pagbayad na ang pagkakautang noon, ini-stampo ng salitang tetelestai, ng ibig sabihin ay paid in full. So wala ka nang gagawin, wala ka nang babayaran. Ganyan katindi ang grasya, ang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa mga taong mapagpakumbaba at nagbabalik loob sa kay Jesus at tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakalino po ng aral sa Biblia. Okay? Sabi nga ni Jesus noong mga unang mga araw ng kanyang ministeryo sa lupa, sabi niya, halik kayo, kayong mga nabibigatan, okay? At bibigyan ko kayo ng kapahingahan, okay? Nabibigatan sa kasalanan, guilty sa kasalanan, hindi makatulog, talagang nababagabag ang kaisipan at damdamin. Halik kayo, sabi ni Jesus, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tanging si Jesus ang nangako ng ganyan. Kaya kung nais natin magkaroon ng kapayapaan sa isip at puso, tanggapin natin si Jesus. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Hindi na kailangan saktan at paduguin pa ang ating katawan upang patunayan sa Diyos na tayo po ay nagsisisi. At ang pangatlong tinapos ng Panginoon, hindi lamang po yung provision ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng sa sarili sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang po tinapos niya ang mga sakripisyo na wala na, hindi na tayo dapat gumawa pa ng pagsasakripisyo dahil naganap na. Ang tanging sakripisyo po na hinihingi ng Panginoon ay bunga ng mga pasasalamat natin sa Diyos na magmumula sa ating kalooban. Ang tanging sakripisyo ay mga panalangin, marugdug na panalangin. Ang tanging sakripisyong tanggap ng Diyos ay yung pagtulong sa mga may hirap, pagtulong sa mga may sakit. Yan ang mga sakripisyong tanggap ng Diyos, panalangin, pagtulong. Okay? Kailangan natin gawin yon dahil, kumbaga, yon ang ating, that is how we should show our gratitude to the Lord. Taos puso nating pasalamat sa Diyos. At ang pangatlong tinapos na niya ay ang laban sa diablo o sa masasamang espiritu. Sa pamamagitan ng kanyang buhay na natigis sa krus na Kalbaryo, sa pamamagitan ng banal na dugo, napagtagumpayan po niya ang mga gawain ni Satanas at ng mga kampo nito. Okay? So ano, paano natin masasabing wala na si Satanas? Nandito pa rin po, gumagawa pa rin po siya para na lamang siyang isang aso na tinalian at kahul ng kahul. Pero marami pa rin ang naapektuhan sa isip at puso. Anong gagawin po natin doon?
Ang gagawin po natin, ang paglaban natin ay hindi sa sarili nating enerhiya, sarili nating lakas at kapasidad, kundi sa pamagitan ng pananampalatayang kaloob sa atin ng Panginoon. Pananampalataya, by the power of the name of Jesus Christ, be thou depart, be wag kang manatili sa aming buhay. Depart from us. Okay? Kailangan gamitin natin yung pananampalatayang regalo o gift ni God sa atin. Yung po ang tinapos na niya ang laban kay Satanas. Tanging si Jesus lamang ang nagtagumpay. So, tayo ay magtatagumpay din tayo kung magpapasakop tayo sa kapangyarihan ni Jesus. Okay? Gagamitin natin ang kapangyarihan ng kanyang banal na pangalan. Sa ngalang banal ni Jesucristo, lumayo ka sa akin, Satanas. Lumayo kayo sa akin at sa aking pamilya. Lumayo kayo sa aming mga kasambahay, sa aming mga kasamahan. Sa pamagitan po ng pananampalatayang kaloob ng Diyos sa mga taong nagpasakop sa Kanya at naniwala sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So yan po ang tatlong bagay na tinapos na ng Panginoon. Maaring mayroon pa pong iba o may papaliwanag na iba, pero tatlo lamang po ang ating napag-aralan. Tinapos na ni Jesus. Tetelestai, naganap na, natapos na. Natapos na o naganap na ang kaligtasan ng sangkatauhan o sanglibutan. Yan ang misyon ay binigay ng Ama sa Kanya. Ang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Pangalawa, tinapos na niya ang sakripisyo. Hindi lamang personal niyang sakripisyo, sa buhay niya sa lupa at sa krus, kundi sakripisyo ng bawat isang mananampalataya. Napakalaking biyaya po ang malaman na tayo po ay pinagkalooban ng ganitong provision ng Panginoon. Hindi na kailangan magsakripisyo pa. Ano ang mga sakripisyong kailangan ipakita sa Diyos? Panalangin sa Kanya. Mga bibig na nagbubunga ng pasasalamat at hindi puro reklamo sa buhay. At mga kamay na tumutulong sa nangangailangan. Lalo sa may hirap. Okay? At ang pangatlo, tinapos na niya ang laban kay Satanas at ang kanyang mga kampon. Ang tao ay magtatagumpay lamang kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus, kung gagamitin niya ang pananampalatayang kaloob sa kanya ng Panginoon. By the power of the name of Jesus Christ, the name above all names, magtatagumpay lamang siya kung mananalangin siya sa ngalang banal ni Jesucristo. Magtatagumpay lamang siya. Hindi sa sarili niyang kapasidad, lakas o dunong, dahil hindi nito kayang gapiin o talunin sa Satanas ang kanyang mga kampon, kundi isang buhay na matuwid. Buhay na matuwid. Kapag kas ang kalaban po, wala po siyang maipipintas sa atin. Lalayuan po niya tayo. Okay? Sa kabila ng panunukso niya at nananatili tayong tapat sa Diyos at naglilingkod sa Panginoon, lalayuan ka ng kalaban. So ito po ang aral tungkol sa katagang natapos na o naganap na
na winika ng Panginoon. Isa po sa mga 7 palabras, one of the 7 words, na napakahalagang matutunan at maunawa. Inaanyayahan ko po kayo na manalangin kasama ko. Panginoon naming Diyos, maraming salamat. Dahil naloob ninyo na magkasama-sama kami para alalahanin ang tunay na diwa ng tinatawag na Mahal na Araw. Isang panahong itinalaga ninyo upang maalala ang inyong dakilang sakripisyo at upang matutunan ang tunay na diwa ng inyong mga salita, mga huling salita sa krus ng Kalbaryo. Dalangin kong pagpalain niyo kaming lahat, ang aking mga kababayan, ang mga kapatid, kanikanlang mga magulang at mga pamilya, ingatan niyo kaming lahat. Panginoon, ilayon niyo kami sa anumang karamdaman at pagpalain niyo kami ng buhay na matuwid, isang buhay na masagana, buhay na nagbibigay ng kapurihan sa inyong banal na pangalan. Muli po, pinupuri namin kayo at sinasamba sa ngalang banal ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Inaanyayahan ko po kayong muli na mag-subscribe sa Filipino World Channel dito sa programa ng Salita ng Buhay. At hanggang sa muli po, tayo po ay magsama-sama para sa isang 30 minutong pakikipagniig, pag-aaral sa salita ng Diyos. By the power of the name of Jesus and through the Holy Spirit. Amen. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.